Okay na tayo guys dun, dun sa topic na regression and suppression ha. So dito na tayo sa tinatawag nating regression. Pag sinabi natin regression, keyword lang. When a person employs this defense mechanism, he goes back to the pattern of what? Teka lang, pag-uwi natin yung ating panulat kasi red yan. Yan. Yeah. He goes back when the pattern of feeling, thinking, or behavior which appropriate to what? Earlier stage. Naalala nyo kanina? Ang pinag-usapan natin, pag earlier stage, ito yung common na 2 to 6 years old. So, kung sakali pa lang, ginagampanan mo yung tinatawag natin na regression as defense mechanism, pumapalik ka sa pagiging bata. Lalong-lalo na, when a person demands for the something from others when denied. Halimbawa, meron kang gustong makuha, kaya lang hindi ka pinayagan, bumabalik ka sa pagiging bata. Gumagawa ka ng mga paraan. Halimbawa, use of tantrums. Imagine, sa edad mong 21, nagtatantrums ka na parang 6 years old. Okay? Or done in early childhood when he gives the demand of the children by the use of tantrums. Diba? Normally, guys, ang mga bata, kapag gusto may makuha, dinadaan sa iyak, dinadaan sa pagdadabog, dinadaan sa pagwawala para makuha yung gusto. So, kung ikaw naman ngayon, may matino ka ng pag-iisip, meron bagay na gusto mong makuha, kaya lang, bumabalik ka sa pagiging bata. Halimbawa, kung inaaya mo yung jowa mo, tsapopo, tsapopo, gaganong-ganong ka pa, diba? Muntanga lang, tsapopo, alam mo yung, nag-baby talk ka pa, diba? Lalo na pag inaasar mo yung jowa mo, kaya nag-aaway kayo ng jowa mo, tapos napipikon ka na, dumalabas na lang na sa sobrang pikon mo, gagawin mo, para maasar siya, gagawin mo siyang pipikunin mo lalo. Sa paraang na, imbis na mag-sorry ka, lalo mo pipikunin na, na. Ngayon, sinabihan ka na, ayoko na, ayoko na. Di ba, agawain nyo na isang bata. So, yun pala, yung tinatawag nating regression. Okay, isa rin pala siyang defense mechanism. Lalo na guys, yung mga, kunyari sinesermon na ng nanay, ito mga ganun. Yan yung mga tinatawag nating regression. So, may example guys, lumabas sa board exam ganito. Isang batang 5 years old, train. Ibig sabihin, training siya ng magulang niya kung paano umihi sa arinola. Meaning, 5 years old siya, pero alam niya na kung saan ang tamang ihian. Pero isang beses o isang araw, nakita niya ang magulang niya nag-aaway. Ang ginawa niya, imbis na umihi sa arinola, inihian niya yung bedsheet niya. So, anong klaseng defense mechanism daw ang in-employed ng bata? So, parang inisip mo, bata yung keyword namin, ma'am. Eh. Sabi mo, earlier stage. Pero, ano yung naging keyword doon, guys, para pumasok sa regression? Kasi, ang sagot, regression. Papasok siya, guys, sa tinatawag na train. Sabi, alam niya yung tamang ginagawa. Ikaw ba, kumbaga, alam mo na yung tama, pero gumagawa ka pa rin ng alam mong mali. Kapag na dito, bumabalikan sa pagiging bata. Alam naman natin guys na karamihan sa ginagawa ng bata mali. Kasi bata yan eh. Pero kung ikaw naman may edad ka na, lalo na kunyari, depressed ka or sabing malungkot ka, umuulan, 'di ba? Common sino bang mga gustong maligo sa ulan, 'di ba bata? Pero ikaw parang doon mo na lang ilalabas yung stress mo hanggang magtatampisaw ka pa nga eh. So, ibig sabihin regression 'yon. It is the part of defense mechanism that protecting yourself to the frustration na nakaabang sa'yo. Okay? So, next. Ito yung kanina, yung sinasabi ko na equivalent ng suppression. So, nakita nyo naman, mahaba rin yung definition niya, pero katulad din siya ng suppression. Why? Changing of an acceptable id. Di ba nakuha nyo yung keyword kanina? Id, needs, impulse, or desire into socially and culturally acceptable channel. May pinalitan ka rin. Basta negative siya, pero pinalitan mo as positive. So, kumbaga, kunyari ito. Such when a homosexual work as a physical therapist and find sexual satisfaction in performing his job. Hindi mo pwedeng kasuhan yung tao ng sexual harassment kasi professional siya dun sa ginagawa niya. Pero nasa satisfied niya. You know, sexual satisfaction. O kaya naman daw, halimbawa, meron kang, ito, basag ulo ka, gusto mong nambubugbog, so saan ka pwede? Doon ka, sa boxing. Malibog ka, edi doon ka sa pagiging masahista. Okay, kasi at least doon, nagagampanan mo yung trabaho mo na hindi ka kinakasuhan. At the same time, nasasatisfied mo yung sexual satisfactions mo. Splitting.
everything in the world seen as all good or bad with nothing in between. Kunyari, ikaw girlfriend, nakalimutan lang ni boyfriend mga sarili nyo, ah, nasa utak mo na hindi na talaga mahal, hindi ka na talaga niya mahal. Kumbaga ganito lang yan. Meron tayo guys na nararamdaman minsan, di ba? Yung, kapag, pag yung may isang tao na nagawang mali, hindi mo na makikita lahat yung bagay na, na ginagawa niya na mabuti. Kasi lahat na yun para sa'yo mali na. Yun yung tinatawag natin splitting. Yung parang wala ka nang nagawang tama kay dun sa tao na yun. So, si splitting, lumalabas ito dun sa tao na hindi niya matanggap yung ginagawa ng ibang tao. Kaya, kung meron nagawang mali sa kanya yung iba, kahit gumawa pa ng mabuti yung ibang tao na yun, sa paningin niya, mali na. Kaya ngayon, tinatawag natin nothing in between. Altruism. Handling your own pain by helping others. May HIV ka, sumali ka sa HIV/AIDS movement para matulungan mo sila. In short, guys, pag sinabi nating altruism, yung bang, kumbaga, eto yun, yung nagpapayo ka sa iba, ang galing-galing mo magpayo, pero sarili mong problema, hindi mo magawang resolbahin. Okay? O kaya naman, broken-hearted ka, ang ginagawa mo, tumutulong ka rin sa kapwa mo broken-hearted. So, it is the part of defense mechanism. Siguro parang sa part na yan, dito mo lang din nakakalimutan yung bagay na meron kay, na may problema ka. Kaya ang gagawin mo, tutulong ka na lang sa ibang tao. Okay? Then, isolation. Pag sinabi natin isolation, guys, attempting to avoid pain through pain, thought, or feeling. By what? Objectifying and emotionally detaching oneself from feeling. In short, umiiwas ka. Kumbaga, ito yung tinatawag natin, guys, na yung bang tamang ano ka? Tamang iwas. Advance mag-isip. Lagyan natin. Advance mag-isip. Bakit, ma'am? Yung bang wala pa nga eh. Hindi pa nga nangyayari, hindi mo pa nga nararamdaman, umiiwas ka na kagad. Kunyari, may babae na gusto kang makilala. Yung bang, para sa isip mo kasi maganda to, kaakit-akit to, baka masaktan lang ako nito. So, umpisa pa lang, iiwas ka na. Kumbaga, magiging kayo, pag naging kayo, manloloko, pag niloko, iiyak ka, pag umiyak ka, di ka babalikan. Alam mo yung, nagkakaroon ka na kagad ng future na hindi naman dapat. Kumbaga, yung mga tao na nagde-defense mechanism like isolation, sila guys yung mga tao na umiiwas kagad eh. Madali silang, in a way ah, na pag-iwas nila guys, ino-object. Ibig sabihin, hindi nila kagad tinatanggap yung feelings o yung thought. Para ma-avoid yung sinasabing pain. Takot silang masaktan. Takot silang mapahiya. Kaya umpisa pa lang, hindi na nila gagawin yun. Okay? Kaya huwag kayong magtaka guys kung may mga tao na kahit anong pilit mong subukin niya yung mga... Kunyari, mag-exam ka! Alam mo sasabihin niya sa'yo, ayoko! Hindi ko nga trip yan eh. Yung bang, mahirap yun eh. Hindi mo pa nga na-take, hindi mo pa nga alam yung tanong, nahihirapan ka na. Diba? Parang, dapat guys sa buhay, you are willing to take the risk. Okay? Hindi ka pwedeng laging, kayo na lang. Tapos ang galing-galing mo pang magsabi na masakit yan, hindi mo pa nga nararamdaman. O kaya sasabihin mo sa isang tao na, baka lukuhin lang ako nun yan. Parang masasabi na lukuhin kayo, hindi mo pa nga sinasagot. Okay? Yun yung sinasabi natin ay solution. And then for the last one, ibig sabihin, last natin na defense mechanism, it is the scapegoating. Ano meron ma'am kay scapegoating? A psychological defense mechanism of denial. Through what? Projecting responsibility and blame on others. In short, naguhugas kamay ka. Nanlalaglag ka. Nanlalaglag. Okay? O kaya naman, diba, nahuli kayo ng kayo mga tropa mo, nagiinuman. Alam mo yung bigla mo na lang ilalaglag yung mga barkada mo, sabi, para hindi magalit siya yung nanay mo. Nasasabihin mo sa kanya,
Eh kasi na yan, eh, kala ko group study, tapos bigla sila nag-inuman. Nilaglag mo na yung mga barkada mo. Minsan ba guys, may nag-text sa inyo sa mga tropa, number ng nanay ng tropa mo, na sinasabing ikaw daw dahilan kung bakit daw lagi umiinom yung anak niya. Para magugulat ka na lang, no, lo, eh, yung anak niya nga pa si Muno. In short guys, nilaglag ka ng barkada mo. Okay? Lalo-lalo na guys, kung huwag kayo magtaka kung laging galit sa inyo yung jowa ng barkada nyo. Hindi nyo alam, baka mamaya kayo yung bad influence sa mata ng jowa niya. Okay? Kasi nga, ang ginagawa ng tao na yon is naguhugas kamay. It is the part of defense mechanism. So at least guys, aware kayo ano-ano yung mga konsepto ng defense mechanism. Identification, nagpapanggap ka. Reaction formation, plastic ka. Regression, nag-iisip bata ka. Suppression, inaalam mo yung pain, pero ang gagawin mo, papagurin mo yung sarili mo para makalimutan mo na may pain ka. At the same time, repression, unconscious, which is bigla na lang mawawala sa isip mo na parang walang nangyari. Okay, so alam na natin guys ha, yung mga defense mechanism. Huwag niyong kakalimutan yung mga binigay kong example. So let us proceed to different kinds of conflict. Ito guys, lumalabas din to sa board exam. So meron tayong tatlong conflicts na pinag-uusapan. Okay? Nandyan yung tinatawag natin na approach. Tulad tayo. Approach. Tapos yung avoidance. Sulat nyo na lang guys. Avoidance. Ito yung una. Ito yung pangalawa. And then yung pangatlo, approach avoidance. So pag sinabi muna natin, number one, si approach. Sulat nyo muna yan ha. Dalawa yan. Ibig sabihin, positive. Kaya lang, conflict. Dalawang positive, kaya nga siya tinawag na conflict. Kaya siya tinawag na conflict, guys. Meron kang dalawang positive na may encounter. Doon parehas silang maganda, pero kailangan mo lang kasing pumili ng isa. Okay? So, pag sinabi natin approach, may dalawang sabay na magandang nangyari sa'yo, pero isa lang ang pwedeng piliin mo. Halimbawa, sabay dumating yung appointment mo. Ibig sabihin, appointment mo sa pag-a-apply dun sa, kunyari, mayroon kang tawag dun sa word na yun, nag-aartista ka. Okay? So, dumating na yung appointment mo. Tama ba word na appointment? Parang tinatanggap ka na. Kaya lang, dalawang sobre yung dumating sa'yo. Yung una, ikaw na yung natanggap na bilang marimar. Pangalawa, na sobre, magti-take out ka na para sa PNP. Di sabihin, pumasa ka para maging pulis. So, ano ang pipiliin mo? Pangarap mo bang mag-artista o yung pangarap mo mag-pulis? Okay? So, hindi pwedeng parehas mo siyang makuha. Kailangan isa lang. So, yung sinasabi nating approach. Sabay mo kagad na encounter, kaya lang ang problema, kailangan mong mamili. Kaya naman, birthday ng nanay mo, tapos sabay ng birthday ng pagsagot sa'yo ng jowa mo. Eh, magkaibang lugar ang pupuntahan mo. Sino ang pupuntahan mo? Yung birthday ng mother mo na pinangakuan mo at masaya ka kasi nga magiging masaya mother mo, o dun sa girlfriend, o sa magiging girlfriend mo na gusto niya is personal kanyang sasagutin. So, ang criminologist madaling sagutin niya, sabihin, eh, yung gagawin ko, ma'am, pupuntahan din ko, ano, magiging future girlfriend ko para darin sa birthday ng nanay ko. Para win, ano yun? Hitting two birds with one stone. Okay? Pero dito kasi guys, talagang conflict. Yung talagang, kumbaga parang bakit sabay pa silang dumating? Parang ganun, sabay silang dumating. Halimbawa, dalawang pinapangarap mo. Crush mo nung elementary at crush mo nung high school, sabay nandigaw sa'yo. Yung ultimate crush mo, sino pipiliin mo sa kanilang dalawa? Eh pareha sila nagtataglay ng ideal na gusto mo sa isang tao. Okay? So, yun yung sinasabi nating approach. Ano naman meron ma'am kay avoidance? Kung kanina parehas positive na positive, eto naman negative saka negative, sabay kagad na dumating sa'yo. Okay? So, ibig sabihin pala, si avoidance, may dalawang negative ang kailangan mong ma-encounter at kailangan mo pa rin mamili.
Kasi sa approach, mas masaya yun. Parang haba ng hair mo, ang dami na diligaw sa'yo, kailangan mo lang mamili. Eh, eto, ayaw mo sa dalawa, pero kailangan mo pa rin pumili. Halimbawa, sinong gusto mong makasama sa bangka? Yung babaeng nanloko sa'yo o yung lalaki na naging jowa ng nanloko sa'yo? Siguro ang pipiliin mo na lang, ma'am, yung bangka na lang ang aking pipiliin. Wala kang mapili kasi nga parehas negative. O kaya naman, sino ang iboboto mo? Itong, aking chairman. Sino boboto mo? Yung kilala mong nangungurakot? O yung kilala mo na walang ginagawa? Okay? Kumbaga, ito yung sinasabi natin na choose the lesser evil. Okay? Yung no choice ka. Kailangan mo pa rin pumili. E di dun ka na sa less. Okay, yun siya sabi natin, avoidance. And then, yung pangatlong conflict naman, guys, dito marami nagkakamali. Kasi minsan, pinangungunahan nila, nauuna yung avoidance. No, nauuna po si approach bago si avoidance. So, approach, avoidance. Kung kanina, positive, dito naman, negative, kay avoidance, dito kay approach, avoidance, sabay. Positive and negative, sabay kaagad yan. Sabihin, na-encounter mo siya na, kumbaga, maganda pero may problema. Kaya halimbawa, gusto mo magpulis, kaya lang ayaw mo naman pagupitan yung buhok mo. Positive kasi nga, pwede ka na maging pulis. Ang negative, ayaw mo naman umaykili o umitim yung balat mo. Pero kailangan mo siyang makasalamuha. Meron din konsepto guys na, nyari, sinapopoy mo. Okay? Masaya kasi natsapopoy mo. Ang problema, nabuntis mo. Kaya yun sinasabing sabay siyang dumating. Yun yung approach avoidance. Nakukuha po siya. Okay? Meron guys lumabas sa board exam yung salitang multiple. Multiple. Okay? Etong multiple na to, tutugma siya kay approach avoidance. Pero kung si approach avoidance, isang scenario lang siya na may approach avoidance kagad. Etong multiple, dalawa. Dalawang approach avoidance. Kumbaga, kung kanina, dalawang pangyayaring positive, dalawang pangyayaring negative, dito, dalawang approach avoidance yung sabay na dumating sa'yo. Di ba parang saklat? Halimbawa, nanganganak ang asawa mo, pero sinabi ng doktor sa'yo, kailangan mong pumili sa dalawa. Ang anak mo o yung asawa mo. Yung bang may makukuha kang positive, pero kasabay nun may negative. Kung pipiliin mo yung anak mo, mawawala asawa mo. Kung pipiliin mo naman ang asawa mo, mamamatay anak mo. Okay? So, yun sinasabi nating multiple. Kaya naman, mahal mo pero di ka mahal. O, mahal ka pero hindi mo mahal. So, yun sinasabing, sino pipiliin mo? Yung nagmamahal sa'yo pero wala kang nararamdaman? O yung minamahal mo pero walang pakialam sa'yo? So, approach, avoidance, dalawa yan na pagpipilian mo pero multiple siya. So, at least yung different kinds of conflict natin, apat yung na-discuss ko. Si approach, avoidance, approach, avoidance, at multiple. Si multiple, papasok kay approach, avoidance. So, malinaw naman tayo dyan kay conflict. Next. So, neurosis and psychoneurosis. Ano meron dyan, ma'am? So, pupunta na tayo, guys, sa mga medical term. So, pag sinabi kasi natin, guys, anxiety reaction, these are principally manifested in diffuse and consciously experienced feeling of anxiety. Nababagabag ka. Okay? Ito yun, nababagabag. Apprehension for which this seems to be no specific basis in reality. Kumbaga, hindi ka mapakali. Na-experience mo yung tipong hindi. Kaya, yung parang konsepto na parang may problema ka pero hindi mo naman alam kung ano yung problema mo. Hindi ka, parang may bumabagabag sa'yo pero di mo alam kung ano yung bumabagabag sa'yo kasi no basis in reality. Okay? Pag neurasthenia naman, it's the psychoneurotic, ibig sabihin guys, forms pa rin naman siya sa psychological. Condition involving headache, kung nakakaramdam ka guys ng pananakit ng ulo mo, o kaya yung hirap na hirap kang makatulog, o yung tinatawag nating chronic fatigability, ibig sabihin yung parang lagi kang paminsan-minsan parang napapagod ka, o kaya naman chronic irritability, parang lagi kang irritable sa ibang tao. Pero ito guys, hindi naman siya yung mahabaan. Paminsan-minsan, the word chronic. And inability to concentrate. So yung parang kumbaga kung may ginagawa ka, hindi mo magawang, kunyari, bubuksan mo lang ito. Hindi mo mabuksan.
sabihin hindi ka makapag-concentrate dun sa ginagawa mo. So, ang tawag dun, neurasthenia. Okay? So, marami kasi nagsasabi na depression gagad siya. So, dito guys, parang psychological, kaya naman siyang mapagaling through counseling. Kaya meron tayong tinatawag na psychologist. Okay? So, pag sinabi naman natin na hypochondriasis, marami din nagkakaroon ng ganito, guys. Preoccupation with the bodily process. Ito naman, may kinalaman naman ito, guys, sa kalusugan. Sila yung common na kung saan napaka OA, excessive concern about state of health or physical condition. Kaya, ayan, the word OA. Kaya, halimbawa, dumugulang yung ilong mo, pina-check up mo na kagad. Okay, parang sinabi mo may leukemia ka, porkit dumudugo, may leukemia ka agad. Di ba pwede nasundot mo lang yan habang ginakalkal mo yung ilong mo? O kaya naman, sumakit lang ang ulo mo, sasabihin mo na kagad na meron kang tumor sa ulo. Di ba pwede na kaya sumasakit ulo mo, wala kang tulog? Okay, so yung mga may mga nakakaramdam ng hypochondriasis, sila yung guys, simpleng sakit lang, pero feeling kagad nila, napakalaki na ng alam mo yun, yung kailangan na kagad nilang ipa-check up. Konting dumi lang sa katawan, konting bacteria lang, kailangan na nila kagad ipa-check up ito. So, yun yung sinasabi nating hypochondriasis. Napakalinis nito sa katawan, guys. Sinasabi ko sa inyo. Kung napanood nyo yung anak, yung powerhouse, na kung saan yung may-ari ng apasyonado, Joel Cruz, meron doon napanood ko sa episode ng GMA, which is powerhouse yung pamagat. Pinakita niya yung bahay niya, pati yung anak niya. Kambal yung anak niya. Alam niyo ba guys, na bago ka makalapit sa anak niya, do bakla, di ba si Joel Cruz? Pero through technology, nakapag-produce siya ng anak niya. Kumbaga, kumuha siya ng isang babae na magpo-produce ng anak niya. Gamit sperm cell niya at yung egg cell ng babae. So anyway, doon guys, nakita ko kung paano at gaano siya ka-protective sa mga anak niya. Which is magaganda at gwapo eh, lalaki babae. Then, bago ka makalapit doon, kailangan mo munang maligo, kailangan, alam mo yung pinagawa doon sa reporter na dumaan talaga, yung parang ginagawa sa pandemic, yung binubugahan muna para mawala yung mga bakterya sa katawan na dala-dala. So, ganun kalinis. Iniisip ko nga, paano kung kapag nakatikim ito ng mga ihaw-ihaw? Kaya karamihan guys sa mga mayayaman ha. Diba, mabilis silang magkaroon ng colon cancer. Why? Kasi sa sobrang linis ng kinakain nila. Okay? Hindi katulad natin na simple lang, diba, kahit anong dumi niya, minsan pa nga, may 5 minutes pa tayo eh. Kahit malaglag yung pagkain mo, sasabihin mo, ay, wala pa naman germs yan, wala pang 5 minutes. Okay, ganyan katatag ang bituka natin. Okay? Karamihan guys, sa mga iniisip ko, sa mga nagkakaroon ng COVID, kadalasan, meron nga nagsasabi na, yung mga poorest of the poor, yung mga walang tahanan, bakit sila hindi sila sa COVID? Okay? Minsan naiisip ko nga, kailangan pa rin kasi natin ng bad bacteria. Kasi kung puro good bacteria yan, wala nang lalaban sa immune system natin. So dapat at least guys, huwag kayo masyadong maarte sa kalusugan nyo. Katulad nun ng anak ako, sa sobrang, kasi syempre, first baby yan eh. So, parang dati, nung unang panganak ko sa baby ko, napakalinis ko. Ayoko na milalapit sa kanya na hindi nag-aalkohol. So, pinagalitan ako ng pidya. Sabi, ng pidya ng baby ko. Pag sobrang linis mo sa anak mo, baka mamaya konting germs lang yan, malala na sakit ng anak mo. Alam mo, ginawa ko after 3 months, nung 3 months na siya gumagapang, ayun, ayaan ko na siya. Di naman, malinis pa rin naman. Pero, hindi na ako masyado naging badinosa. Sabi, hindi na ako na masyado naging maarte sa kanya. Pero natural naman kasi yun kasi first baby mo. Pero dahil sinabi ko nga, na-compare kasi guys sa sinasabi na tingnan mo yung aso. Gusto ko sabihin hindi naman aso yung baby ko. Pero nakita ko kasi yung konsepto na, di ba, pansinin niyo yung mga aso na sa kalye. Di ba parang hindi nagkakasakit. Doon nagkakasakit sila pero napakalakas ng resistensya. Hindi katulad guys ng mga aso natin na alaga sa bahay, di ba? Kailan may mga vaccine pa yan. Common sila yung mas mabilis magkasakit. Okay? Pero hindi ko sinasabi, guys, na huwag ka naman sobrang dumi. Ang sabi, tama lang. Huwag sobra, huwag din naman yung magpabaya. Eh, lalo na ngayon, guys, pandemya.
sabihin, dapat pa rin talaga pangalagaan yung immune system ninyo. Okay, so nambulism, o yung tinatawag natin noctambulism, a dreamlike state whereas the person walks about and carries on certain activities which are not remembered later. Meaning to say, naglalakad ka ng tulog. Okay? So, ito yung sinasabi natin guys na may kakilala tayo, di ba? Yung parang akala mo gising nakakapagtimpla pa nga ng kape, pero yung pala tulog talaga sila. So, ano yung taglay-taglay nilang sakit? So, nambulism. But anyway guys, may nagtanong kung pwede pa ba itong magamot. Yes po. Kailangan lang talaga ng proper counseling by psychologist. Okay? So, forms of psychasthenia. Nandyan yung phobia, obsession, compulsion, and then traumatic neurosis. It is manifested in a situation where the individual fears for his or her safety. Okay? Kumbaga ito guys yung mga common yung sinasabi nito. Phobia kasi, ito yung excessive fear. Obsession naman, excessive na talagang, di ba, obsessed ka na dun sa bagay na yun. Halimbawa, sa pink, okay naman guys, magagusto ka sa pink na kulay, pero yung buong pagkatao mo, lalagyan mo ng kulay pink, parang obsessed na ang tawag dun. Hindi na normal yun. Okay? So, traumatic naman, parang lagi may nagtutulak sa'yo gawin ng isang bagay. Okay? Then, traumatic neurosis naman, where the individual fears for his or her safety. Okay, parang lagi siya natatakot dun sa kanyang, kunyari, parang common na, di ba yung trauma, yung parang nanginginig. At parang, neurosis kasi, isa sa mga sakit guys, by psychological. Okay, ibig sabihin yung parang, okay, then operational fatigue, war shock. Common ito guys sa mga sundalo. Okay, pag nabing war shock. Alam nyo guys, yung mga dumaan sa gera, di ba? Pag nakarinig lang sila ng konting galabog, bigla na sila kagad magtatago sa kama nila, sa sobrang takot nila. Kasi yun yung naiwan sa utak nila, yung gera. So kahit nandun na sila sa lugar na safe sila, hindi nila maiwasan na maisip yun na konting ingay lang, kala nila nasa war na sila. Okay? So yun yung sasabi natin. War shock. Anyway guys, ano pagkakaiba ng hallucination sa illusion? Okay? So at least isingit ko lang. Pag sinabi nating hallucination, sulat nyo rin guys ha. Ito, without object. Okay? Without. Pag illusion naman, ito naman yung with object. So, ano konsepto nito? Pag sinabi kasi natin, guys, hallucination, wala kang nakikita. Ibig sabihin, walang object. Pero, feeling mo, may tao. Kumbaga, by senses mo, may nakikita ka. Pero, pag normal na tao, ibang tao, wala naman na. Kaya, di ba, may kapagsalita sila, baka naman nakaga-hallucinate ka. Yung sinasabi, guys, na may third eye. Kung wala kang third eye, tapos yung kausap mo may third eye, maiisip mo, by medical term, may nag-hallucinate yung kasama mo. Pero kung ikaw, naniniwala ka rin naman sa mga konsepto ng third eye, kumbaga kasi minsan mo na rin nakita, nagkaroon ka ng third eye, nakita ng mumu, naniniwala ka. Pero guys, tandaan nyo, mga doktor hindi po naniniwala sa mga mumu-mumu. Okay, karamihan po sa kanila, lagi silang may basis by medical term. So, kung ikaw may third eye, nakakita ka ng mumu, pag ikaw nagpa-check up ka, ang sasabihin sakit mo, hallucination. Okay? So, halimbawa, parang may naririnig kang bumubulong sa'yo. Pag tingin ka, wala naman. Okay? Yung parang nakita mong may dumaan, nung tinignan mo, wala namang pintuan. May hallucination siya. Okay? Walang object, pero may nakikita ka. Ano naman ang illusion? Halimbawa, illusion na may object. Pero, iba ang interpretation mo sa object na yon. Eto guys, anong tawag mo dito? Di ba parang tumbler? Kaya lagay ng tubig. Pero kung ikaw guys, hayok ka sa alak,
imbis na tubig ang nakikita mo dito, nakikita mo alak. Okay? Katulad guys ng pinapakita niya sa'yo, halimbawa, best friend mo, iba yung interpretation mo sa ginagawa ng best friend mo. Porket ba hinatid ka na, gusto ka na, ibig sabihin, ilusyonada ka. Okay? Wala namang gusto sa'yo, pero feeling mo, may gusto siya sa'yo. Okay? Iba yung, kumbaga, iba yung interpretation mo dun sa sinasabi niya. Halimbawa, sinabi niya lang, gusto kita. Pero interpretation mo dun, mahal ka na niya. Okay? Gusto ka lang bilang kaibigan, pero hindi ka mahal bilang tao. Okay? Ganun yung konsepto ng illusion. Nag-i-illusion ka. Okay? Halimbawa pa, alam niyo yung tinatawag natin na commercial ng Lady's Choice noon? Yung bata, nasabi, gusto ko ng ham. Diba? Tapos biglang lalabas yung ano ng garapon ng Lady's Choice na ham. Eto, hindi naman ham yan eh. Di nilagay ng bata. Isipin mo na lang, ham yan. Okay? So, ba, simangot yung bata. Pero nung nilagay na yung Lady's Choice na ham yung playball, diba? Sabi, hindi naman ham yan eh. Ang sabi ng bata, isipin mo na lang, ham yan. Diba yung kinagat ng bata? Ano sabi? Ham nga! Ibig sabihin, guys, nag-i-illusion yung bata kasi Lady's Choice yon, ham flavor, pero hindi naman siya literal na ham na gusto niya. Iba yung interpretation niya. Okay? Yun yung sabi nating illusion. Okay? Ano naman yung tinatawag nating delusion? Delusion. Pag sinabi nating delusion, false belief. Okay? Maling paniniwala. So, pag mamaya, guys, pag sinabi, eto, lagi ko na lang dito. Delusion. Yan. False belief. Yan. So, illusion with object, pero iba interpretation. Hallucination without object. Delusion, ba? False belief, maling paniniwala. So, may tatlo tayong uri, guys, ng delusion. Nandyan yung tinatawag nating delusion grandeur, nandyan naman delusion reference, at delusion persecution. Pag sinabing delusion grandeur, guys, alam nyo yung pakiramdam na meron kang kaibigan na kapag nagkukwento, parang lumilipad ka sa hangin. Ayun, ang lakas ng dating. Okay? Yung parang believe na believe talaga siya sa sarili niya, na kung saan, pati yung ibang tao, feeling niya na ang lakas ng feeling niya, idol siya. Kumbaga, yun sabing, feeling niya siya yung magaling sa lahat. Feeling niya siya yung the best. Pero hindi naman. Okay, yun sabing delusion grandeur. Ang tawag ko dito, guys, ano eh? Yolanda. Bakit Yolanda, ma'am? Ang lakas ng hangin. Okay? Yung mga barkada niyong mayayabang pag nagkwento. Kumbaga, yun yung pwede mong i-connect, delusion grandeur. Pag sinabi naman natin, guys, delusion reference, tamang hinala. Yung bang nakita mong nakatingin lang sa'yo yung dalawang tao, feeling mo na kagad, pinag-uusapan ka. Pag sinabi naman natin, delusion, persecution, eto naman yung maling paniniwala mo na laging may sumusunod sa'yo para saktan ka. Kaya di ba nakakita tayo, guys, ng mga pelikula na kung saan nagtataglay ng delusion, persecution, yung nilalapitan sila, tapos, wag po! Diba? Pero hindi naman talaga sila sasaktan. Kaya lang, yun kasi yung paniniwala nila na lahat ng taong lumalapit sa kanila, sinasaktan siya. Sasaktan siya. So, ulitin ko. Pag delusion, false belief, maling paniniwala. Ilan ang uri ng delusion? Tatlo. Anong tatlo? Delusion, persecution. Ibig sabihin, maling paniniwala mo na kung saan parang lagi kang tinusundan para saktan. Delusion reference, tamang hinala. Ibig sabihin, feeling mo, ikaw lagi pinag-uusapan. Delusion grandeur, feeling mo, ikaw ang the best sa lahat. Okay? So, pag sinabing hallucination without object, illusion with object. Lipat ko na dito. So, when a person, ito na, guys, medyo medical ano na to, ha? Kaya ingat-ingat tayo dito. When a person is frustrated in his attempts to adjust himself in difficult situation over a long period of time, he may try to escape from conflicts, may suffering from any of the following mental disorder. Pinag-uusapan na natin, guys, mental disorder. So, pag sinabi natin neurosis, anyway, pahapyawan ko kayo, guys. Ang neurosis, keyword, ito medyo ano kasi ba, malito kayo eh.
Pag neurosis, guys, ang keyword niyo dyan, behavior. Okay? Makikita nyo kagad sa kanya, sa behavior niya, na mayroon siyang problema. Ang psychosis, it is the mental disorder which is severe na yung problema dito. Kasi mental condition na yung pinag-uusapan natin. Though, dito si neurosis, mental disorder din naman siya makukonsider. But nakafocus kasi siya sa behavior. Unlike si psychosis kasi, mentality na. Okay? So, let us proceed to our topic. Pag sinabing neurosis, a condition where a person compromises with reality by developing imaginary ailments, phobia, obsession, or compulsion. Okay? Kumbaga, yan na, papasok na dyan yung mga, di ba? Ibig sabihin pala, ma'am, ang phobia is considered neurosis. Yes. Kasi psychological siya. Ito yung iniisip mo by psychology, psychological factors mo. Na, okay lang matakot, pero kasi may taglay-taglay na phobia. May pinagmulan kasi yan eh. Talagang na-experience mo na yung sobrang na-trauma ka. Hanggang sa kahit na okay ka na, kapag meron ka na-encounter na kinatatakutan mo, iba talaga yung takot mo. Okay? Pag sinabi naman nating psychosis, ito yung isang sakit which is nakafocus naman sa mental condition. When the person may withdraw from the real world, it is the severe. Okay? Into the world of fantasy and make believer a person hidden and unexpressed desire can be fulfilled. Example. Yung guys gumagano no. Tama. Okay? Yung neurosis kasi, kumbaga, makikita mo kagad sa behavior niya lang. Etong psychosis, literal, na nawalan na ng bait. Okay? Nasiraan na ng bait. May problema na sila sa utak. Kasi hindi na nila alam, guys, yung real world. Nandun na kasi sila sa world of fantasy. Okay, yan ang sakit ng psychosis. At common po, kung neurosis, psychologist po ang nagka-counseling, sa psychosis na sakit po, ito na yung kinakailangan na ng psychiatrist. Okay? So, pag sinabi naman nating psychopathy or sociopathy, with an antisocial personality, common guys, sila yung mga may mental disorder na actually mataas talaga ang IQ ng mga to eh. Kaya lang, imbis na sila yung humaharap sa reality, nagkakaroon sila guys ng, alam mo yun, may sarili kasi silang mundo. Na kung saan, once na nakalabas sila sa sarili nilang mundo, napaka-extreme ng kanilang ginagawa. And when it comes to antisocial personality, become very aggressive. Kumbaga, common yan guys yung mga laging nagko-conflict sa batas. At common, sila yung nagiging criminal. Pero, kung halimbawa guys, psychopathy or sociopathy, normal nga, ibig sabihin normal, yung personality nila. Ito kasi antisocial, kaya sinabi nitong very aggressive. Okay? Ibig sabihin na antisocial, sila yung common na bumaviolate sa standard behavior ng society. Pero pag sinabi kasi natin psychopathy and sociopathy, sila lang, kumbaga, normal behavior, normal lang yung personality nila, pero nagtataglay sila ng psychopathy disorder. Sila guys yung walang sense of guilt. Sila yung no sense of guilt. Okay? Bakit pa lamang pinag-aaralan natin to? Kasi guys, mamaya papasok na tayo sa crisis management. So, kailangan nating malaman kung ang isang tao ba may problema ba sa utak o may problema lang sa behavior. So, ang psychopath, guys, kung ikaw, kaya mong manood ng... Normal kasi tayo, guys, na pag nanonood tayo na nakakatakot, di ba naman, minsan napapapikit ka pa. Kapag lalo na, kapag yung bang napaka, may mga dugo-dugo ng involved, which is katulad ng saw. O kaya naman yung mga zombie, di ba yung pag, minsan hindi natin maatim na makita ang actual na kinakain, yung utak, yung parang, wee! Pero guys, paano kung ikaw yung tao na titig dun sa screen na, nakita mo ng, lalo na guys, yung mga kumakalat sa social media noon na actual na pagpugot sa ulo ng babae. Ako hindi ko na nga naatin mapanoorin yun eh. Yung mga talagang terorista na talagang kalaban ng gobyerno na talagang pumapatay. Di ba, pugutan ng ulo. Hindi ko na kayang panoorin yun. Pero may tao guys na, yun lang yun?
ang boring naman ng pagpugot. Yung parang, sila guys, yung wala, hindi lang sense of guilt. Wala silang pakiramdam. Hindi sila nakakaramdam ng kahit anong emotion. Yan ang psychopathy. Ano pagkakaiba ng psychopath sa sociopath? Si psychopath, guys, bata pa lang, pumasok na sila sa tinatawag na cruel world. Ibig sabihin, namulat na kagad sila sa masama sa paligiran. Unlike kasi ng sociopath, kaya lang sila naging masama kasi nga dahil sa environment nila noong mga panahon na nakisalamuha na sila. Si psychopath kasi kumbaga pagkasilang pa lang dun sa bata na yon, namulat na siya sa karahasan. Kaya yun yung naging mindset na niya. Hindi katulad si sociopath, kahit pa paano nakaramdam siya ng love. Na kaya lang siya naging aggressive because of what? Because of society. Because of peers. Okay? Ibig sabihin niya mga kasama niya, mga naging kaibigan niya. Itong malala guys, yung mga psychopath. Kaya ingat-ingat kayo guys sa mga anak ninyo. Baka mamaya minulat nyo na sa karahasan niya. Minulat nyo na sa, yung hindi nyo man lang siya pinaramdam ng love. Na parang hanggang sa yun na yung bumuhay sa kanya, yun. Pinaka worst word guys, yung demon. Sabihin, parang sa impyerno mo siya pinalaki. So wag kang magtaka kung ikaw, demonyo ka sa kanya, diablo yung nabuo mo. Okay, yun yung sabi natin, psychopathy. Wala silang sense of guilt. Okay? So now, meron din tayong tinatawag guys na impulsion. Ano impulsion? Irresistible impulse to perform certain act that repetitive and ritualistic. Ibig sabihin guys, irresistible, ibig sabihin hindi mo kayang kontrolin. So meron tayo guys na common, itong nilagay ko, yung pyromania, dipsomania, and kleptomania. So, pag sinabi natin guys, pyromania, sila yung mga nagtataglay ng sakit na to na hindi nila kayang kontrolin yung kagustuhan nila laging mag-create ng fire. Okay? Urge to set fire. Dipsomania naman, ito naman guys yung kung saan hindi nila mapigilan na uminom ng alak. Umaga pa lang, gin bulag na tinitira hanggang madaling araw. Alam mo yun, yung parang kulang na lang is pag nag-hospital sila, pati yung ilalagay sa kanilang swero is gin bulag pa din. Okay, yun siya sabi ng dipsomania. Kleptomania naman, ito yung hindi nila pagpigil, hindi nila kayang pigilan yung pagnanakaw. Okay, sakit din naman kasi siya guys. Hindi nila talaga intent magnakaw, pero hindi nila kayang kontrolin yung kanilang sarili. So, okay. Hallucination. It is sensory perception in the absence of actual stimulus. So, nakita nyo na yung kaninang sinasabi ko. Okay? Pag nabi natin hallucination, ito yung walang object. By senses mo lang, gamit ang senses mo, sensory perception mo, in the absence of an actual external. Ibig sabihin, wala naman object pero may nakikita ka. Yan ang hallucination. Pag schizophrenia or dementia praecox, part siya guys ng psychosis which is characterized by disturbed thinking. Okay? It is the withdrawal from reality. Part siya guys ng baliw talaga siya. Ibig sabihin, sila guys yung mga sumasayaw na sa kalsada. Okay? Sila na yung tao na kala mo may kausap pero wala naman talaga. Then, sexual deviancy. Ito yung mga gustong-gusto ng criminologist. Okay? Usaping sakit na about sexuality. Sexual behavior that seeks stimulation and sexual gratification by means of what? Other than heterosexual. Ibig sabihin, iba't ibang uri guys ng sexual gratification. Ibig sabihin, yung urge mo, yung libog mo. Kaya lang, hindi lang about sa heterosexual. Ibig sabihin kasi ng heterosexual sexuality, opposite sex. Pag sinabi kasing sexual deviancy, minsan guys, yung tipong mahilig, nalilibugan ka sa hayop, nalilibugan ka sa matanda, nalilibugan ka sa bata, which is not normal. Okay, kaya nga sa tinawag na deviancy, na kung babalikan natin ang introduction to criminology, ang deviancy po ay isang violation sa standard behavior ng society. Hindi tanggap sa isang society.
Okay, kaya ingat-ingat kayo, baka mamaya isa kayo sa mayroong ganyang pakiramdam, ha? At mamaya, siyempre, sexual deviancy na yung naririnig ninyo, ayan na, yung pinaka-paboritong topic na ng mga criminology. So, after nyan, guys, papasok na tayo sa crisis management. Okay? So, inom muna tayo ng tubig.